Maituturing na labag sa proseso ng investigasyon sa krimen ang ginawang pagpapaimbalsamo sa bangkay ni Christine Dacera bago ito i-autopsy. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Ildebrandi Usana, dahil sa ginawang ito ng medico-legal officer ay nawala ang ilang mahahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa pagtukoy sa naging dahilan ng pagkamatay ni Dacera. Kasi yung pag-i-embalsamo means nilinisin na po ang mga mangyayari po doon, may mga gamot na po yung body ng biktima. At isinagawa po ito ng medical legal officer ng PNP po. So ito'y isang malaking katang-isip sa proseso po ng investigation. Kaugnay nito ay iniimbestigahan na ng PNP ang naturang medical legal officer at posibleng maharap ito sa kaso. Pero ayon kay Metro Manila Police Chief, Police Brigadier General Vicente Danao Jr., may bagong protocol silang ipinatutupad dahil sa pandemya. Ito ay ang pagpapaimbalsamo sa isang bangkay bago ito isailalim sa otopsiya. Because of the new COVID protocol, especially in times of pandemic, meron po kasing bagong guidelines ngayon na pag yung cause of death, okay, lalo na sa panahon ng pandemic, dapat imbalsamuhin muna bago i-ano. Pero para kay Danao, mas gusto pa rin niya ang dating sistema sa pagproseso sa katawan ng isang biktima. Pero sabi ko nga, be as it may, ako I would rather sana muna yung parang sa normal times pa rin, wherein dapat muna i-autopsy muna para sa akin, kasi mas na-preserve yung evidences at hand on that time sana. Naghain na ng administrative complaint ang pamilya Dacera laban kay Police Major Michael Sarmiento na siyang nag-utos na iimbalsamo ang katawan ni Christine bago inautopsy nang hindi pinagpaalam sa kanyang pamilya. Lumabas sa autopsy na ruptured aortic aneurysm ang naging dahilan ng pagkamatay ng dalaga, pero iginiit ng kanyang pamilya na ginahasa si Christine bago nasawi. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.